Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid, gagawa tayo ng reaction video. At ang ating gagawa ng reaction video ay galing kay Luzon PH, no? Na kung saan ang nagmamayari ay si Luna, no? So kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Luna, mag-subscribe na kayo, no? So ang title nito ay Meron nga bang misteryong advance sa sibilisasyon na naglaho bago dumating ang sanlibutan, no? Bago tayo dumating. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, no? At kung interesado ka sa mga ganitong video na may nagre-reaction video, pwede mo akong i-subscribe, no? Para makatulong ka sa akin, no? So, yun lang. Simulan na natin. Let's go! Hi everyone, si Luda ito. Welcome sa Luzon PH. Meron nga ba talagang sobrang matatalinong nilalang na may buhay na nandito sa ating mundo bago pang sa atin? Tayo nga ba ang pinakaunang nakagawa ng ingranding sibilisasyon? Well, sa videong ito ay pupuntahan natin ang mga So, shoutout kay Luzon PH, no? Subscribe niyo na siya, no? Shoutout kay Luna. At kung interesado rin kayo sa mga ganitong content na may nagre-reaction video, pwede nyo rin akong i-subscribe, no? So, play natin ulit. Nasabing nakakagulat ng mga kwento tungkol sa mga advanced na sibilisasyon bago dumating ang sinaunang malawakang baha at sa pinagmulan ng mga piramid. Pero bago tayo magsimula at interesado ka sa ganitong topic, mag-subscribe ka na at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Kaya't simulan na natin. Okay, subscribe natin si Luzon PH, no? AKA Luna. Let's go. So, play natin ulit. Ang nawawalang mundo ni Noah. Napag-isip-isip mo na ba kung anong itsura ng ating mundo bago dumating ang malaki at malawakang baha? Tara, tingnan na. So marami nagsasabi na ang mundo daw dati ang kontinente daw ng mundo ay magkakadikit daw. No, wala daw yung gap, walang mga dagat-dagat. So isang buo lang siya na lupain na sa buong mundo talaga, no. So dahil sa sobrang tagal at nagkakaroon ng mga iba-ibang ano sa mundo, ayan, nagkaroon ng watak-watak yung mga lupa. Ayun lang yung pagkakaano ko sa mga napanood ko. Atin ng ilang sandali at suriin ang Biblia at tingnan kung ano nga ba ang itsura ng ating daigdig noong panahon ng Antediluvian. Ang mundo ay isang naibang lugar. Walang mga nagtataasang bundok na punong-puno ng mga niyebe o mga nagtataasang mabatong bundok. Ang tubig ng Nile River sa Egypt ay hindi dumadaloy patungo sa dagat ng Mediterranean. At wala rin sobrang magubat na Amazon. Ang lahat ay ibang iba. Ikaw mismo, maaari mong masulyapan paano ang daigdig na ito sa simpleng so, pagbabasa lang ay, sa libro ano ng lang, Genesis. Lang. Ayon sa Biblia, na noong unang linggo na ikatatlong Genesis. Araw, inipon niya ang mga tubig sa isang lugar na nakahiwalay sa matuyong lupain. Sa kalupaan, nilikha niya ang napakagandang lugar na tinawag na Eden. Mula sa Eden ay may apat na malaki at malalawak na ilog na dumadaloy. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Mukhang dito ay minumungkahi na bago pa ang malawakang baha ay mayroon lang na nag-iisang kontinente. Maaaring nakatayo si Noah sa itaas ng kung saan man na burol na nakatingin sa Egypt. Nasa halip na nakatingin sa dagat ng Mediterranean ay nakatingin sa bahagi ng Australia o kaya sa Antarctica. Ayon sa So kung interesado kayo sa mga ganitong topic, no, pwede kayong magbasa ng Bible, no. Pwede niyo i-open yung mga Bible niyo tapos basahin niyo yung Genesis hanggang Malakay, no. Nandiyan lahat ng detalye patungkol sa creation at sa mga nakaganapan, no. Ang Bible kasi hindi lang siya basta banal na salita. Siya ay ano rin, isa rin history na kailangan natin pag-aralan, no? So, play natin ulit. Paniniwala ng Kristiyano sa pagkakabuo ng mundo na bago pa ang malawakang baha ni Noah ay mayroon nang nag-iisang supercontinent at yan ay tinawag sa pangalang Rodinia. At sa kontinenteng iyon ay nakatira ang orihinal na sibilisasyon na nilikha ng Diyos. Sa salita na So, sabi kasi sa ang kauna-unahang daw sibilisasyon ay Sumerian ba 'yun? Sumerian civilization, no. So, iba-iba kasi ang ano eh, ang kwento, no. Iba-iba yung nasasagap nating mga istorya kasi yung sa topic ng Anunnaki ay iba rin yung ano doon, yung kauna-unahang sibilisasyon doon, no. Sumerian civilization dito iba naman.
So, play natin ulit. Original na sibilisasyon dito, ibig sabihin ay yung sibilisasyon na sinira ng malawakang baha. Yun yung mga ninuno ni Noah at yung mga apo ni Adam. Nakasama na ang mga Nephilim at yung mga fallen angel at lahat ng ibang mga karakter mula sa libro ng Biblia. Nakasama na diyan ang libro ni Enoch na isang panibagong malawak na istorya. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin. Pero yung Book of Enoch, hindi siya kasama sa Biblia kasi marami daw itong mga rated SPG at maraming contradiction patungkol sa Biblia. At ang sumulat daw nito ay hindi daw si Enoch, kaya hindi ito sinama sa Biblia, no? So, pero marami pa rin naniniwala sa Book of Enoch, no? Kasi halos lahat ng nakasulat sa Book of Enoch, nakasulat din naman sa Biblia, no? Maraming pagkakatulad. So, play natin ulit. Ang kalupaan ng Antediluvian. Ayon sa paniniwala na pagkakabuo ng mundo, ang malawakang baha ay sobrang violente at napaka-powerful na pinaghati-hati. Ito nga palang Great Plug o malawakang baha. Halos lahat ng mga bansa o sibilisasyon noon, meron talaga silang na-record, no? Meron silang mga history sa kanilang mga bansa o kanilang mga kasaysayan. Meron silang mga record talaga ng Great Flood na yan o malawakang baha. Talagang nagpapatunay talaga yan na totoong nangyari at talagang legit na naganap yan sa mundo natin. Ito ang Rodonia. Ang mga piraso ay mga matinding nagbanggaan na nakabuo ng mga bundok. At noong ang lahat ay hukupan na, ang orihinal na supercontinent ay lumubog. Iminumungkahi na ang ating modernong mga kontinente ay binubuo ng mga maliit na bahagi ng orihinal na puzzle ng ating mundo. Marami sa mga lugar na tinitirhan ng sibilisasyon bago dumating ang malawakang baha ay mga nabalutan na ng putik sa pinakailalim ng dagat. Oo, totoo yan. Kasi maraming sibilisasyon na lumubog talaga. Sino nga ba talaga ang bumuo ng mga pyramid? Paano kung malaman mo na hindi binuo ng mga Egyptian ang mga pyramid? Nagulat ka ba dito? Well, ipagpalagay na lang natin na ito ibang topic naman to, no? Yung about sa pyramid naman, marami nagsasabi na ang bumuo daw yan, ang gumawa daw ng pyramid ay mga alien daw. Alien civilization, no? So, sa kwento ng Anunnaki, ano yan, ay na-discuss yan doon yung pyramid niya kung paano binuo, no? So, syempre, iba-iba yung teorya. Kapag teorya, ibig sabihin, hindi pa napapatunayan. Parang haka-haka pa lang, no? Wala pang matibay na ebidensya. So, play natin ulit. Ito'y mga haka-haka lamang. Pero, kamakailan lang ang mga historian ay mga nagdududa kung ang mga sinaunang Egyptian nga ba ang talagang bumuo ng mga Great Pyramid ng Giza. Kasi nga naman, napakahirap naman isipin na kung paano na itayo yung pyramid, no? So kung titingnan natin, hindi pa naman, parang hindi pa ganun ka-high-tech yung technology niyan, no? Pero marami nagsasabi na talagang advanced civilization daw talaga yan, yung pyramid na yan, no? Yung mga nanirahan dyan sa Egypt. Mga ano daw yan, mga alien na bumaba sa Earth. Yan yung sabi ng iba. Play natin ulit. Sa halip, mukhang ang pinakamalaking monumento na kailanman ay naipatayo dito sa ating mundo ay mga binuo ng nawawalang sibilisasyon at posibilidad na mga alien ang pinagmulan. Ayon sa pangkalahatan at pangunahing agham o yung mainstream science, ang mga piramid ng Giza ay mga naipatayo tinatantyang 2500 BC bilang alaalang mga monumento para sa mga parao. Subalit, ayon sa historian na si Jerry Cannon at si Malcolm Hutton, nagbigay sila ng kakaibang teorya. Kasi yung mga author o mga researcher, may kanya-kanyang ano yan, teorya yan, no? Sa kanilang mga pagkasaliksik. At yan yung sinusulat nila sa kanilang mga libro at ibinibenta, no? Kaya ayan, parang magulo. Sobrang gulo na ng history dahil sa teorya ng bawat researcher o mga mananaliksik, no? Ng mga bagay-bagay sa mundo natin. So, play natin ulit. Sabi nilang ang pyramid ay maaaring may tandang taon, 12,000. Ayon sa kanilang pananaliksik, ang... Para sa akin naman, yung pyramid na yan, tsaka yung pag-create ng mundo, wala nakakaalam talaga niyan na sa panahon natin, no? Sa mga taong nabubuhay dito sa Earth. Wala nang nakakaalam niyan kung kailan talaga create at kung kailan nag-start.
Tanging Diyos lang ang nakakaalam niyan. Kasi tayo, tao lang tayo. Hindi natin kayang arukin yung talino ng Diyos o hindi natin kayang arukin yung Diyos. Kasi kapag sinabi natin na alam na natin yung kung kailan nag-create yung langit at lupa, kung kailan nabuo yung mundo, eh daig pa natin yung Diyos. Tayo tao lang, may limitasyon tayo, no? Hindi natin kayang arukin yan. Ayan ay mga theory lang or haka-haka. Wala talagang matibay na ebidensya, walang matibay na proof. Kahit yung science, hindi naman talaga totoo. Hindi yan, wala silang basihan, walang matibay na basihan kung totoo ba talaga yung kanilang mga pinag-aaralan. Kasi science lang yan, di ba? Lalo yung Big Bang, walang katotohanan yan. Yan ay ano lang, theory lang, no? Mas madaling maniwala na may Diyos na lumikha ng lahat kesa tuklasin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Supply natin ulit. Lahat ng tatlong mga pyramid, pati na rin ang Sphinx, ay mga naipatayo bago pa nanirahan ang mga Egyptians sa Egypt. Ang katotohanan pa dito, ang mga ito'y naipatayo bago pa matapos ang pinakahuling Ice Age noong panahon na mayroon pang nabubuhay ng mga woolly mammoth na mga nagkalat lang. Hindi ito yung mga Egyptian. Pero sino? Iminumungkahi ni Jerry na ang mga taong bumuo ng pyramid ay bahagi ng mga sinaunang sibilisasyon ng Atlantis. At ito pa ang isang gugulat sa iyong mundo ayon sa teorya. Ito yung isang teorya na hanggang ngayon hindi pa rin natutuklasan, eh, no? Yung Atlantis. Pero marami nagsasabi totoo yung Atlantis. Pero hanggang ngayon wala pa rin atang natutuklasan patungkol sa Atlantis. No, kahit proof, kahit mga bagay-bagay lang na mismong galing sa Atlantis or mismong Atlantis, hindi pa talaga natutuklasan kung saan ito lumubog or totoo nga ba talaga nag-exist ito, no? Ito ay mga theory lang. Ang mga mamaya ng Atlantis ay mga dumating sa planetang Earth mula sa mga bituin. Mga libong taon na ang nakakaraan. Mukhang napakagandang science fiction na istorya. Sangayon ka ba? Ang mga manlalakbay mula sa mga bituin ay mga nagtatag ng sibilisasyon sa ating mundo. Nagpatayo ng mga naglalakihang mga monumento na kagaya ng mga piramid. At pagkatapos ay mga nawasak ng baha. At yan ay yung baha ni Noah na kaparehas sa mga sinasabi sa mga mitolohiyang kwento sa buong mundo. At noong humupa na ang tubig, ang kakaunting piraso na lang ng mga orihinal na sibilisasyon ang natira. Ang mga kakaunting pirasong iyon ay mga nagsimulang bumuo ng sibilisasyon. Mga bagong nagsimula sa mga lugar na kagaya nilang ng Mesopotamia. So kung sa Bible tayo babase, 'di ba, yung Great Flood, after Great Flood, ang natira na lang doon ay pamilya ni Noah na lang, no. So kung sa Bible tayo babase, yung hanay ng ating lahi ay galing na kay Noah, no. Kasi sila na lang yung natira na tao dito sa mundo. Yun yung nakasulat sa Bible, no. Kung sa Bible tayo babase. Pero kung sa mga ibang paniniwala naman, siyempre iba-iba rin yung paniniwala at iba-iba rin yung kultura na ating kinagisnan, no? Kaya hindi natin masasabi kung ano ba yung totoo, no? Pero kung siyempre sa banal na kasulatan tayo babase, yun yung sinasabi talaga, no? Na yung lahi natin ay galing na sa hanay ni Noah. So play natin ulit. At Egypt. At kaya diyan, masasabing ang ating mga pinakaunang ninuno ay mga nagmula sa Atlantis. Grabe! Nakakabaliw na bigkas nito ng malakas. Pero, maaaring may ilang katotohanan tungkol dito. Halimbawa na lang, alam nyo ba na mayroong diretsyong linya mula sa pyramid ng Egypt patungo sa kontinente na nasa ilalim ng tubig sa may baybayin nito? Ang mga pyramid ay direktang patungo sa... So, sobrang hirap pag-aralan talaga ng history, no? Sobrang sakit sa ulo, kaya yung ibang mga historian, no, nakakalbo na eh, kaka-research, kakasaliksik sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat, no? Sa bagay, isa nga rin namang karangalan nila yon para makilala sila sa kanilang larangan, no? So, yun lang mga kapatid, ito lang yung ating reaction video, no? Hindi natin papahabain gawa ng masyado ng mahaba yung ating oras, no? So, gagawa na lang ulit tayo ng another reaction video kapag meron tayong time. Pero ito lang muna yung ating
gagawin, no? So, ulitin ko ulit, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Luzon PH, aka Luna, eh mag-subscribe na kayo. At kung gusto niyo naman na mga ganitong video, yung mayroong nagsasalita, eh subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel, no? Malaking tulong yan para sa akin. So, yun lang. God bless everyone.